Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Teacher Jinjin T. Gandeza, a licensed professional teacher major in mathematics. Gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Ito ay dedicated sa lahat ng mga estudyante, mga magulang at mga guro. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Hello mga anak shes, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-divide ng polynomials gamit ang quotient law of exponents at long division method. Pero bago natin simulan, make sure na nakasubscribe na kayo, i-like nyo na rin yung video na to at mag-comment na rin kayo ng kahit simpleng message lamang. Okay, so let's start. Ang first na sasagutin natin ay 25x raised to 5 y squared z cubed divided by 5xy raised to 3 z squared. So, simple lang kapag ganito. Pareho yung mga variables. Ang gagawin lang natin ay, ang gagamitin lang natin na method ay yung quotient law of exponent. At, i-divide lang natin yung numerical coefficients. So, 25 divided by 5, that is 5. Then, ito naman, x raised to 5, diba, subtract the exponent, minus 1. Then, ito naman, mas malaki yung nasa denominator. So, ang magiging sagot niyan ay 1 over y raised to 3 minus 2. Then, z 3 minus 2. Then, simplify, 5x raised to 5 minus 1 equals 4. Then, kahit wag mo nang isulat yung 1, then z, 3 minus 2 equals 1, or kahit wag nang isulat yung raised to 1, kasi automatic na yan, over y raised to 1 or y na lang. So, this is the final answer, 5x raised to 4, z over y. Another example is ito. So, kung mapapansin ninyo, meron tayong tatlong terms dito, divided by a monomial. Ang gagawin lang natin dito is each term i-divide natin dito sa divisor. So, paghiwa-hiwalayin muna natin to and i-divide natin dito sa denominator. 16a raised to 3, b squared, c raised to 5, divided by 4a squared, b, c cubed, minus 24a raised to 5, b, c raised to 4, divided by 4a squared bc raised to 3 plus 44a raised to 7 b raised to 6 c raised to 6 over 4a raised to 2 bc cubed. Okay, then simplify na natin using the quotient law of exponent. Ang gagawin lang natin ay isusubtract natin yung mga exponent. Pwede ninyo akong sabayan habang nanonood kayo para sa ganon ay ma-practice ninyo kung paano mag-solve. Kapag ganito, i-divide natin yung coefficient, 16 divided by 4 equals 4. Then, A, 3 minus 2 equals 1 or kahit magnang ilagay. Then, B, raised to 2 minus 1 equals 1 din or kahit wag nang ilagay. Then, C, 5 minus 3 equals 2. Next, negative 24 divided by 4 equals negative 6. Then yung A, 5 minus 2 equals 3. Then, makakancel na tong B. Next is yung C na. 4 minus 3 equals 1 or kahit wag nang ilagay yung 1. Positive 44 divided by 4 equals positive 11. Then yung A, 7 minus 2 equals 5. Then B naman, 6 minus 1, kasi may 1 dyan, equals
5. Then 6. C, 6 minus 3 equals 3. Okay, so this is now the final answer. So let's have another example. 30C squared plus 19AC minus 63AE squared divided by 6C minus 7A. Kung mapapansin ninyo dito, yung nasa numerator ay trinomial or yung dividend at yung nasa baba naman ay yung monomial. Kung gagamitin natin yung parang yung ginamit natin kanina ay mahihirapan tayo. So, ang pwede natin gawin dito ay by long division method. So, by long division method, ilista natin to, diba, sa loob. So, that is 30C squared plus 19AC minus 63A squared divided by 6C minus 7A. Okay, parang nagdi-divide lang din tayo ng long division na tinuro sa atin nung elementary. Ang pinagkaiba na nga lang ay meron ng mga variables, meron ng mga letters, at marami na yung mga terms. Okay, ang pinakauna nyong gagawin ay kunin nyo muna yung first term. Ang first term dito ay 30C squared. At i-divide natin dito sa first term ng divisor divided by 6C. So what is 30C squared divided by 6C? 30 divided by 6 equals 5. Then C, 2 minus 1 equals 1. Or kahit wag nang ilagay. So the answer is 5C. Ngayon, yung 5C ilalagay natin dito sa quotient. So 5C. Then yung 5C imumultiply natin ngayon dito sa divisor. So 5C times 6C equals 30C squared. Next, 5C times negative 7A, that is negative 35AC. Kung nalilito kayo, ilista nyo para masundan ninyo. Then subtract. Okay. So 30C squared minus 30C squared is equal to 0. Next, positive 19AC minus negative 35AC. Okay, so mag-change ito ng sign. So magiging 19 plus 35 na. 19 plus 35, that is 54. Then kopyahin yung mga variables. Then bring down negative 63A squared. Again, ang gagawin natin, kukunin ulit natin yung first term dito. So that is 54AC. 54AC divided by 6C. Ganon palagi yung gagawin. Yung first term, i-divide dito sa first term. Kung binomial yung divisor. Next, 54 divided by 6 equals 9. Then A, walang kapareho yung A, so A pa rin. Then makakancel na yung C. So the answer is 9A. Again, yung 9A ilalagay natin dito sa quotient. That is positive 9A. Okay? Next, 9A times 6C minus 7A. Kung nalilito kayo, edi sulat ninyo. 9A times 6C minus 7A. Using the distributive method na tinuro ko na sa nakaraang video sa multiplication, distribute the monomial. So that is 9A times 6C, 54AC. Then 9A times negative 7A is equal to negative 63A squared. So ito, ilalagay na natin dito. 54AC minus 63A squared. Then subtract. So ito, 54AC minus 54AC equals 0. Next, negative 63A squared minus negative 63A squared. Mapapalitan ito ng sign. Kung maalala ninyo yung tinuro ko noon,
Kapag subtraction, change the sign with its opposite sign. So, ngayon, magiging negative 63 na plus 63, that is equal to 0. So, the final answer is equal to 5C plus 9A. Okay, so that's it for the long division method. Kung meron kayong mga requests or mga katanungan, just comment down below upang magawan ko ng video. Yun lamang mga anakshis, maraming salamat sa inyong panonood. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!